Good day everyone, this is the first lecture for supply chain management, IE402. Okay, so first, define muna natin kung ano ba yung supply chain. So, supply chain is a group of interconnected participating companies that add value to a stream of transformed inputs from their source of origin to the end products or services that are demanded by the designated end customers. So based dito sa definition na to, sinasabi lang na ang isang supply chain daw ay nabubuo kung merong more than one participating company. Okay? Kasi sabi interconnected participating companies, plural. At dahil nga more than one yung companies na bumubuo dito sa supply chain, okay? Ibig sabihin independent yung kada isang company dun sa other companies. Okay, so ibig sabihin, sineseparate sila legally. Separated sila. Kumbaga magkaiba silang pagmamayari, business ownership, yung mga company na yan. So, ano yung nagko-connect sa mga companies na yan? So, yung nagko-connect sa kanila is yung commitment nila. Okay, yung commitment nila na para bigyan ng value yung flow ng materials all throughout the supply chain. Yun yung nagko-connect sa kanila. Ibig sabihin, kada isa sa kanila gusto magbigay ng value yung sa mga materials na nagpo-flow dito sa tinatawag na supply chain. So, ito yung pinaka-flow na sinasabi dyan. Yung transformed inputs, okay? From raw materials na na-transform. Okay? Tapos, ayan, hanggang dito sa products or services. So, ito na yung tinatawag na value-added outputs. Okay? Ibig sabihin, yun yung nagbibigay ng value doon sa gagamit or sa mga customers. So, dito mayroong figure 1, okay? So, pwedeng imagine natin na ang isang supply chain ay katulad nito. So, isa siyang chain or kadena, okay? Kung saan, yung mga bumubuo is yung mga companies, okay? Different companies na nag-a-add value dito sa chain na ito. So, dito yung arrow, ibig sabihin lang nito, ito yung flow, okay? Flow nung pagsusupply, okay? Kasi yung supplier, yun yung mag-supply, okay? Ng materials dito sa nag-distribute, okay? Or nagsusupply. Dito sa tinatawag na OEM. O yung original equipment manufacturer. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng OEM, ha? Original equipment manufacturer. Tapos, pag nagawa na nun, nung original equipment manufacturer, ipapasa niya na ngayon sa distributor. Okay? Tapos, yung distributor naman, ipapasa niya na sa retailer. Okay, tapos sa puntang consumer. So, example tayo. Halimbawa dito yung paggawa ng mga furniture. Okay? Yung supplier, yan yung may-ari ng mga kakahuyan. Okay? Halimbawa, may bukid, maraming puno. Okay? So, yun yung supplier. Tapos sila ngayon yung nagsusupply ng puno, okay, or ng kahoy doon sa wood supplier na. Kumbaga, yung nagpa-process na, okay? Nagpa-process ng mga puno. Sila yung nagka-cut, okay? Sila yung nagka-cut, tapos sila rin nag-surface finish, okay? So, kahit anong specification yung ginagawa ng supplier para ma-ready yung materials para sa paggamit. Then, isusupply nila ngayon dito sa company na to yung gumagawa ng furniture, okay? So, once na magawa yung furniture, i-susupply naman ngayon doon sa mga nagdi-distribute. Yung mga distribute na yan, yung mga tracking company yan, kalimitan, kasi sila yung may kakayahan na mag-deliver, okay? Mag-deliver ng mga products na iyon. Lalo-lalo na kapag malalaki yung mga products, so sila yung sa distributor. Saka pupunta na ngayon sa retailer. Yung retailer naman ng mga furnitures, yung mga nakikita natin na mga shop, okay? Shop na nagbebenta ng mga furnitures, appliances, so yun yung mga retailers. Hanggang doon sa bibili, sa consumers. Okay? So, yun yung tinatawag na value delivery. Okay? From left to right. Next naman is nandito naman sa ilalim, yung demands from customer. Okay? Siyempre, yung consumer or yung customer, sila naman yung naggumagawa ng demand na kailangan masatisfy naman ng mga to. Mula supplier, papunta kay supplier, o yung distributor, tsaka retailer. Okay, so ganun yung flow. Flow ng material dito. Or ng information na rin sa supply chain.
Yung OEM nga pala, minsan nagiging OBM yan. Ibig sabihin ng B-brand. Diba yung OEM, Original Equipment Manufacturer? Paano naman pag-brand? Okay? Original Brand Manufacturer naman. OBM naman ang tawag. Etong OEM na to or OBM, sila yung tinatawag din na focal company. So, bakit sila tinatawag na focal company? Kasi sila na mismo yung pinaka nag-a-add ng maraming features doon or characteristics doon sa product. Okay? Kumbaga sila na mismo yung nagmamanufacture eh. Kaya sila yung pinaka-focal company. Papansin nyo, siya yung nasa gitna. Kaya nasa gitna ng supply chain. So, bakit ba nag-i-exist ang isang supply chain? Siyempre, para masatisfy yung pangangailangan or demand ng consumer or customers. Okay, so, kapag hindi mabigay yung pangangailangan or demand ng consumer, eh hindi na mag-i-exist yung supply chain na ito. Okay, kaya nga lang sila nag-i-exist para mabigay yung pangangailangan kasi hindi kikita pag hindi siya nabili, hindi nabili yung produkto. Okay? Pero sa real life scenario, hindi naman ganito talaga, diretso lang. Okay, hindi diretso lang yung chain na yan ng supply chain. Bakit? Kasi sa real life scenario, okay, sa real industrial scenario, maraming supplier eh. Halimbawa, dito sa OEM, hindi lang isang supplier yan. Marami pa siyang supplier. Supplier 1, 2, 3, 4, okay, etc. Okay, supplier para sa papel, supplier para sa glue, supplier para sa ganito. So, marami kasing materials. So, hindi siya isang chain lang. Okay? So, sa in reality, ma-imagine natin yan as a network. Okay? Network siya. Na mayroong multiple suppliers tsaka multiple consumers. Okay? Eh, syempre, ito yung pinaka-focal isang company lang. Okay? Sambawa, yung gumagawa ng furniture nga, pwede dyan. Isa lang siya. Pero yung mga suppliers niya, customers niya, marami yun. Okay? We can imagine it as a network. Tapos, pwede rin namang itong sarili pa, pwede rin itong isang supply chain na ito ay nakakonekta sa isa pang supply chain. Okay? For example, yung sa automobile manufacturing. Okay? Manufacturers. Halimbawa, yung Toyota. Siyempre, yung Toyota, siya ngayon yung magiging consumer. Ano yung consumer siya nung mga materials na kinakailangan niya sa paggawa ng mga sasakyan. Okay? So, yung isang supply chain nung paggawa nung materials na kailangan ni Toyota ay hiwalay ng supply chain doon naman sa pagbibigay naman paggawa naman ni Toyota ng sasakyan, okay? Para ma-deliver sa customers niya. So ganun. In reality, ang supply chain pwede silang maging karugtong ng another supply chain. Okay? Kasi yung consumer kasi dito pwede rin maging company yan eh. Okay? So dito sa supply chain, meron tayong dalawang pwedeng itawag sa kanya. Pwede natin siyang tawaging value chain o kaya demand chain. Ito, nakabase nga siya dito sa dalawang araw na to. Kung mula dito sa supplier-supplier, papunta kay customer, value chain yan. Okay? Kasi nagbibigay ng value o ng halaga, okay? Nakakatulong dapat yung ginagawa nila doon sa pangangailangan, masasatisfy yung pangangailangan ng consumer. Pagdating naman sa demand, kaya siya tinawag demand chain, demand from customer, yun naman ay nakakatulong naman para dito sa mga to, sa mga nasa kaliwa, okay? Na magawa yung demand ng customer. Okay? Kaya siya demand chain. Nagpapasa-pasa. Halimbawa, si consumer, yung end user, sinabi niya dun sa retailer, eh bakit naman ganito yung ano, yung produkto na to, walang ganito, kulang ng ganitong feature. Tapos si retailer naman, sabi naman kay distributor, sabi niya, bakit ganito to, walang ano, kulang ng ganito. Si distributor naman, sabihin kay company. O, tapos malalaman ni company, ni original equipment manufacturer, kaya walang ganito, kasi, kulang, okay? Kulang yung sinusupply. So, sasabihin niya maka supply. So, ganun yun. Okay? Ganun yung pagpapasa-pasa ng information. Okay? So, pwede natin tawagin yung supply chain ng value chain o kaya demand chain. Depende kung saan ang direction. So, kung ganun naman pala, paano natin makikita yung boundary? Okay? Boundary ng supply chain dun sa other parts, okay? Parts ng industry. So, paano natin makikita yung boundary o yung pagkakaano niya, pagkakahiwalay niya dun sa other parts ng industry? So, para malaman natin yung pagkakahiwalay niya dun sa other parts ng industry, ayan, kailangan mo natin i-discuss ito, yung four intrinsic flows of supply chain. So, itong mga to, yung mga importanteng nagfo-flow,
Okay? Yung mga importanteng factors na nagpo-flow dito sa ating supply chain. First is yung material flow. So, what is material flow? It covers the flow from raw materials at the beginning of the supply chain to the finished products at the end of the supply chain. Okay? So, balikan natin yung example natin kanina, yung furniture nga. Okay? So, ibig sabihin, kinocover ng supply chain na yun, ng paggawa ng furniture, mula dun sa mga puno na kinakat dun sa forest, okay? Kagubatan, papunta na hanggang doon sa finished product na nasa bahay na, okay, ng end customer. Ibig sabihin lang noon, nadidistinguish natin yung start and end ng isang supply chain. At pag nadistinguish natin yon sa pamamagitan ng material flow, hindi natin siya mapagkakamali, okay, o mapagmimix. For example, sa chocolate manufacturing industry, bakit? Kasi magkaiba sila ng material na ginagamit. Diba sa chocolate, cocoa naman yon. Okay, so wala dong wood. So, hindi natin maipapareho dun. Hindi natin makukunik. So, dito dinidefine natin yung boundary ng supply chain sa pamagitan nitong mga intrinsic flows na to o yung mga important flows na ito sa supply chain. Okay? Next naman is yung information flow. Next naman is yung, ito na nga yung information flow. So, it can be found throughout a supply chain such as demand information flow. Bakit? Kasi information flow yan eh. Kasi kada part ng supply chain ay hindi gagana kung walang information. Ito pa yung example of forecasting information flow. Hindi makakapag-forecast ng demand or supply kung walang information. Production and scheduling information flow. Okay? So, hindi rin magraran yung production kung wala kang mga inputs na information kung paano ba ginagawa yung product or service. And design and NPI information flows. Ang ibig sabihin ng NPI, yung National Provider Identifier. So, yan naman yung ginagamit sa pagbibigay ng mga services katulad ng medical services, okay, sa mga workers, so yun yung NPI information flows. Yan yung mga example ng mga information flow sa isang supply chain. So, mahalaga ito sa isang supply chain at unique ito, okay, sa isang supply chain. Kasi, halimbawa, yung supply chain ng paggawa ng motorsiklo ay yung information flow doon ay walang kinalaman doon sa supply chain ng paggawa ng mga fashion dress, okay, ng mga kababaihan. So, walang kinalaman yon. So, nakikita ngayon natin yung boundary sa pamamagitan ng information flow. Okay? Tapos, yung information flow na ito, pinapangalagaan yan ng supply chain companies. Okay? Kasi, kumbaga, andyan na yung, ano eh, yung secret. Okay? Bakit secret? Bakit successful itong supply chain na ito, itong mga companies na ito. Kasi, dahil dun sa pinapangalagaan nilang information, kung paano ba nila ginagawa yung operation nila. Okay? Next is yung finance flow. It pertains to the money flow or blood stream of a supply chain. Ayun, blood stream siya. Kasi hindi naman magpo-proceed yung operation kung walang finance. Okay? Walang pondo. Okay? At pag walang pondo, titigil na yung operation ng supply chain. At ano naman yung source ng finance flow dito? Yung mga end consumer. Bakit? Kasi sila yung tumatangkilik ng produkto. Pag hindi nila tinangkilik yung produkto or serbisyo, okay, na ginagawa ng isang supply chain, titigil na iyon. Kasi mawawalan nga ng kita o pondo. So, yun yung tinatawag na single source. Okay? Isang source lang ng finance flow sa isang supply chain, yung end consumer. At yung concept na yon ay nagdaang linaw para sa konsepto ng single entity. Okay? So yung single entity naman na yon, yun yung sabihin, isa lang yung nagmamay-ari. For example, yung mga companies na merong incorporated. Okay? So, sabihin, sila lang nagmamay-ari ng company na yon. Kasi sa pamamagitan ng concept ng single entity, okay, na-define yung supply chain integration and collaboration. Okay? So, na-define siya. Paano? Kasi, halimbawa, yung isang company, hindi niya kayang gawin itong, isupply, okay? Isupply itong isang product na ito. Kailangan niya ng mga collaboration niya sa ibang company. Okay? Pero, siya yung single entity na pinagmumulan ng product na iyon. Okay? Sa pamamagitan ng mga collaboration na iyon, is nabibigyang
daan, okay? Yung flow, yung smooth flow ng supply chain. At kapag kumita yung isang supply chain, lahat ng companies na na-involved doon ay kikita din. Okay? So, ano naman itong commercial flow? This exists when the material flow that run through the supply chain changes its ownership from one company to another, from supplier to buyer. Okay? Kasi diba kanina doon sa ating diagram, interconnected yung iba't ibang entities. Okay? So, balik tayo sa diagram natin. Halimbawa, yung wood kay sa forest ni supplier ay napunta kay supplier, so iba na yung pagmamay-ari noon na kay supplier na, at pag sinupply niya dito kay original equipment manufacturer, pagmamay-ari na ni OEM yon. Okay, so yun yung sinasabi dito ni commercial flow. Ibig sabihin, kada connection ng chain sa supply chain may iba't ibang commercial flow. Okay. At pag nagkaroon ng commercial flow, nababago-bago yung ownership. Ngayon, kung isang organization lang, okay, organization lang yung mayroong commercial flow, material flow na ngayon yung tinatawag doon. Okay, material flow na lang. Kasi wala namang changes ng pagmamay-ari. Okay, halimbawa sa isang company, hindi napunta sa ibang company, walang commercial flow yon. Nag-i-exist lang yung commercial flow kapag mayroong changes ng ownership. So, paano naman ito magagamit sa pagkuha ng scope, okay, or boundary ng supply chain? Siyempre, halimbawa, sa isang supply chain, sabihin natin ang pangalan ng isang supply chain ay C supply chain, okay, yung mga kamag-anak ni Henry C. Okay? So, yung C supply chain na yon, kapag nabili, may nabiling materialis doon at napunta sa, halimbawa, Kuwangco supply chain, ibig sabihin, iba na yung supply chain na yun. Kasi sa Kuwangco yun eh. Dito naman sa C. So, ganun yung paggamit ng commercial flow na ito. Okay? Para malaman yung boundary ng isang supply chain dun sa iba pang supply chain. Okay? So, itong four intrinsic flows of supply chain, ito yung mga four major areas of study. Okay? Of study sa isang supply chain. Kaya kung kayo mag-aaral, pwede nyo pag-aralan yung kada area na ito ng isang supply chain. So, ano ba yung customer orientation? Kasi mapansin nyo, sa end ng supply chain, andun yung customer or consumer. So, parte ba siya ng supply chain? Okay? So, sinasabi dito, yung end customer is not a part of the supply chain. Okay? Bakit? So, ito yung mga dahilan bakit daw hindi part yung end customer ng supply chain. So, lumalabas nun, mula lang kay supplier, papunta sa retailer lang. So, bakit daw hindi part yung end customer? So, all supply chains supply, but the consumers don't. They demand instead of supply. Ayun. So, dahil nga hindi nagsusupply yung consumer, kinukonsume lang nila, nagde-demand lang sila, hindi siya part ng supply chain. Another reason, all supply chains add value to the product, but the consumers don't. So, hindi naman nakaka-add ng value yung consumer. Okay? Kasi, hindi naman siya, nagmamanufacture noon o tumutulong sa pagdi-deliver noon, okay? So, kumukonsume lang siya. Kaya hindi siya part ng supply chain. Next, a supply chain is always specialized and a consumer is always general, okay? Sabihin lang noon, ang isang supply chain ay merong specialty. Halimbawa, itong supply chain na ito, nagsusupply ito ng mga tissues. Okay, so may specialties sila na nagsusupply sila ng product tissues. Samantalang isang customer, gusto yan eh. Okay, hindi lang tissues, pagkain din, drinks, dress, okay, clothes, etc. So, ganun. Kaya hindi siya part ng supply chain. Pero, sinasabi dito na yung end customer to a supply chain is the most important factor. So, factor lang siya, hindi siya part, okay, of all as far as its management is concerned. Kasi nga, kada isang supply chain, ang gusto ng mga companies ay dapat customer-oriented. Okay? Kung ano yung demand ng customer, dapat doon binabase yung operation ng company. So, thus, a supply chain and its management should be customer-oriented. Okay? So, yung supply chain na yun, kabilang ng mga tao doon na nagmamanage, ay dapat customer-oriented. So, ulitin ko, ang customer ay hindi part ng supply chain. Rather, they are the most important factor. Okay?
So, ibig sabihin, mas importante pa sila kesa sa money. Okay? Kasi ang mga customer ang nagpo-produce na rin ng money, ng kita doon sa supply chain. So, ngayon, define naman natin kung ano yung supply chain management or SCM. So, SCM is simply and ultimately the business management. Okay? Whatever it may be in its specific context, which is perceived and enacted from the relevant supply chain perspective. Okay? So, yun yung pinaka-management or management department, okay, ng isang business. Siyempre, sabi ito, iba-iba yung ano eh, context. Kasi, iba't-ibang business, iba-iba yung konteksto nung management. Kasi, meron kasi yung iba, yung supply chain management, ng ano siya, nakahiwalay na department. Meron iba naman, iisa na lang. Kung sino yung general manager or plant manager or yung operation manager, siya na rin yung pinaka-head ng supply chain management. Okay? Okay, so ang supply chain management function sa isang company, kalimitan, nakikipag-ugnayan yan. Okay? Sa ibang supply chain management din ng ibang companies para maging successful. For example, yung company nyo, kailangan ng raw materials from other company. So, yung personnel or management personnel na nakatoka dito sa SCM, may pag-contact naman siya, may pag-usap siya dun sa person na nakatoka sa SCM, dun sa company na hihingian nila ng raw materials. At may mga activities dito sa SCM ay kaakibat na yan ng different functions. Okay? Different functions sa isang company. For example, yung receiving department. So, yung function ng pag-receive ng raw materials ay kasama na rin din yung SCM. Bakit? Kasi pag-receive ng raw materials, kasama na yun sa process. Okay? Ng supply chain management. Paano ba hinahandle yung raw materials? Paano, saan ba siya ini-stock? Yung warehouse? Okay? So, for example naman, dispatching department, yung nagpapadeliver na ng finished product sa customer. So, kasama din siya ng supply chain management. Okay? Kasi nga, sinusupply naman yung finished product sa customers. Okay? Kaya, kada isang function ng isang company ay merong SCM. So, dito, yung supply chain management, hindi na ngayon to tinitingnan as one company versus another company na rival. Pero tinitingnan ito as one supply chain versus another one supply chain. Okay? Kasi nga, pag sinabi mong supply chain management, yan yung mga grupo. Okay? Grupo ng mga companies. Okay? Nagmamanage para mag-provide ng value doon sa hinihatid nilang produkto o product sa consumer. So, yun na yung ano, yung pinakompetition na yun. Supply chain management versus another supply chain management naman. Meron pa tayong isang definition dito. So, SCM is the management of upstream and downstream relationships. So, ito, pag sinabi mong upstream, yan yung arrow na nasa taas kanina mula kay supplier, papunta kay end customer. Yung downstream naman, relationship, yun yung mula dun kay end customer, papunta naman sa supplier. Okay? With suppliers and customers in order to deliver superior customer value at less cost at the supply chain as a whole. So, ibig sabihin lang neto, nakadepende dun sa relationship ng mga companies or entities along na nandun sa isang supply chain, yung value na ma-deliver nila sa isang customer. For example, medyo nagkagalit. Okay? Nagkagalit yung original equipment manufacturer at saka yung supplier. So, nagkakaroon ng delay. Okay? Nagkakaroon ng delay dun sa pagsusupply ng product. Kasi nga, kumbaga nagkaroon sila ng conflict. Okay? At syempre, kapag ganun, kilala na yung isang company, okay, na nagsusupply sa isang company, mas nabibigyan nila ng less cost na yun. Ibig sabihin, minsan binibigyan ng discount, okay, so lagi, sukay ka na naman namin eh, okay? So, kaya nagkaroon dyan ng less cost. Kasi kilala na, kumbaga, kilala na. Okay? Kilala na ni nagsusupply na company. Next is, supply chain management conceptual model. So, itong model na ito ay binubuo ng mga configurations at itong mga configurations na iyan ay mga tinatawag na conceptual components. Okay? Na naglalarawan or nagde-describe sa lahat ng supply chain management activities or practices. Kaya mahalaga itong aralin. First is yung supply chain configuration.
This is about how a supply chain is constructed from all its participating firms. So, ano yung mga under nitong supply chain configuration? Ang mga under niyan is kung gaano, una, kung gaano kalaki yung area ng pagsusuplayan sa mga OEM, yung mga original equipment or brand manufacturer. Kasi, depende rin dun sa area nila nung pagre-receive nila ng raw materials, okay, yung isusupply sa kanila. Okay, so, under yan na supply chain configuration. Halimbawa, 100 square meters lang, okay, so, nakaka-apekto yun kung gaano kadami lang yung raw materials na pwedeng ilagay doon sa floor ng warehouse ng OEM. Next thing dyan, under na supply chain configuration is how wide or narrow yung magiging responsibility ng mga stakeholders sa paggawa ng SCM activities. For example, sa isang planta, hanggang saan lang ba nila dapat i-deliver o ilalagay o ano-ano ba yung mga activities lamang na nagagawin nila, okay, para ma-transfer naman sa ibang planta. Okay? For example, sa isang planta, ang gagawin lang nila is imimix lang nila yung raw materials, tapos ipapak, tapos isasakay sa truck. So hanggang doon lang. Kasi yung susunod naman sa susunod naman doon, pag na-transfer sa ibang planta, iba naman 'yon. Okay? Iba namang responsibility 'yon. So under yan dito na supply chain configuration. So ano yung lagi-lagi nating naririnig. So yun yung sa mga pag-arrange ng courier. Okay? So minsan namimili tayo, 'di ba, ng courier kung order tayo online. Kung anong gusto nating courier. Siyempre, pinakasikat ngayon, JNT, tapos may mga iba rin, di ba, na courier. So, depende sa atin kung anong pipiliin natin. So, yun, under yan ang supply chain configuration. So, sa pamamagitan nun, nade-define, okay? Nade-define yun kung ano yung mga responsibilities. Halimbawa, si Shopee, outside na sa responsibility niya kapag nawala ni JNT. Kumbaga, si JNT naman, siya naman yung magbabayad ng product kapag nawala niya. So, ganun. Another na under nitong supply chain configuration is kung ilan ba sa mga activities ng isang supply chain ang ina-outsource. Okay? For example, dun dati sa work ko, dahil maraming orders, okay, na galing sa ibang bansa, kailangan magawa. Okay? Dahil kulang yung tao, nag-outsource sila sa manpower agency. So ganun, pwedeng kasama dito sa supply chain configuration, kasama 'yun kung ilang manpower ba yung i-outsource, okay, ng supply chain, isang supply chain. At hindi lang manpower, kung ano-ano bang mga equipments yung i-outsource. For example, yung mga heavy machineries, okay, pag construction, halimbawa nagkulang sa crane, okay, so may mga companies kasi na nagsiservice ng crane, okay, so yung tatawagan lang, outsourcing yun, okay. Ano pang under nito? Under din ng supply chain configuration is kung paano ba kumukuha ng feedback mula sa customer. Okay? So, through survey ba? O online survey? Okay? Or interview? So, ganun. Under din yun ng supply chain configuration. Kasi kailangan ng feedback mula sa customer. O kaya online review? So, minsan, yung supply chain configuration, tinatawag din yan na supply chain architecture. Okay? Kasi nga, yung design ng supply chain dito ay dapat strategic, okay? Strategic tapos higher level siya, kasi pag sinabi mo architecture, hindi basta-basta 'yon. Hindi basta-basta magdo-drawing na lang. So dapat may strategy at the best methods yung gagamitin. Okay? Kasi for example, yung kanina, mag-outsource ng tao. Hindi naman basta-bastang, oy, may tambay doon, yun na yung kunin nating magtatrabaho. So hindi ganoon. Doon tayo sa the best naman power na nagbibigay ng related workforce. Okay? So, ganoon, pinagpaplanuhan. O kaya yung mga equipment. So, hindi naman basta-bastang, ay, kulang tayo ng crane. O, ay, tatawag ko na to. Kailangan nilang pumunta dito yung crane. So, hindi ganoon. Ini-schedule pa yon kung kailan pupunta. Kasi mamaya, limited yung space doon sa production. So, ganoon, pinagpaplanuhan pa siya. Yung supply chain configuration. Next naman is itong supply chain relationship. So, this is about inter-firm relationships across the supply chain with a key focus on OEM, yung original equipment manufacturer, and its first-tier suppliers and first-tier customers. Ibig sabihin ng first-tier, yung katabi nila. Okay? So, dun sa kanina nating
illustration, yung katabi ng OEM ay yung supplier. Okay? Tapos yung katabi yung isa pa niyang katabi, yung distributor. So yun yung pinaka-focus dito sa supply chain relationship. So dapat may relationship yung bawat firm na yun. Para smooth, dapat good relationship para smooth yung transaction nila. So paano ba na-define yung relationship na yun? So nakadepende doon sa activities na ginagawa nila tsaka sa shared values nila. Kasi for example, yung OEM, yung company na yun, ang relationship niya lang sa supplier is nag-umo-order lang siya. Okay, order lang siya. So ibig sabihin lang nun, nagda-transfer lang sila ng material. So hindi ganun kalalim yung relationship nila. Okay? Pero halimbawa, yung OEM tapos yung relationship naman niya dun sa distributor ay nag-share sila doon sa quality policy nila. Okay? Dapat on time, just in time. Mayroon silang shared value kumbaga. So, masasabi na hindi basta-basta yung relationship nila. So, pwede silang tawagin na close partnership kapag hindi lang material things yung pinaka-relationship nila kundi mayroon pa silang shared values. Okay? So, ano-ano ba yung mga values na yun? Yung mission, vision, yung goals, okay? And kung sinasama pa ng OEM yung distributor sa kanilang planning stage, so yun, close relationship. So, yung relationship na yan ay dapat strategic at operational. Sabihin, gagamitan pa rin ng strategy. Tapos, yung relationship na yan nakikita dapat in the operation. For example, isa sa shared values nilang dalawa is dapat safety first. So, dapat yung mga workers na maglo-load mula kay OEM ng mga products ay naka-hard hat or naka-safety gears. Tapos yung mga kukuha naman ng products, dapat naka-safety gears din. Kumbaga mutual yung dalawa, okay, na sumusunod doon sa kanilang shared values. Yung supply chain relationship. Kung close partnership yung dalawang firms na yun. Then lastly is yung supply chain coordination. So it refers mainly to the inter-firm operational coordination within a supply chain. So ibig sabihin dito, nasa loob lang ng supply chain yung coordination. So dito, preferably yung in-utilize dyan is yung just-in-time. Okay? Just-in-time manner. Kung saan, from the acquisition of raw materials from the suppliers, okay, to the delivery of finished goods to the customer, dapat just in time. Preferably, dito sa supply chain coordination. Tapos yung inventory management, mahalaga dito sa supply chain coordination. Bakit? Kasi kapag nag-low level, yung isang low level yung inventory ng isang planta, so may isang planta naman na tutulong dun. Okay? So dapat ready. Okay? For example niyan is sa isang sister company. Okay? So example, yung sa pinagtrabahong ko, under siya ng bounty press, pero gumagawa siya ng mga feeds. Okay? Tapos yung sister company niya naman is yung mga manukan. So, yung manukan, siyempre, nagkukulang sila ng pagpapakain or ng feeds doon sa mga manok nila. So, ang gagawin ngayon ng sister company na gumagawa ng feeds, dapat makipag-coordinate siya ng maayos doon sa manukan para hindi mawawalan ng pagkain yung mga manok. Kasi pag nawalan ng pagkain yung manok, magiging magkukulang yung nutrition. So hindi tataba, hindi bibigat. Cost yun sa company kasi imbis na mabebenta ng mas mahal kasi mas mabigat, bababa na yung timbang ng manok. Okay? So dapat yung coordination sa inventory, for example nga yung feeds inventory, dapat closely monitored dito sa supply chain coordination. So ano-ano yung mga activities na ginagawa dyan sa supply chain coordination. Pwede dyan yung production planning, okay? Pinaplano kung ilang volume ba yung gagawin, depende sa demand, ano yung mga machines or equipment, so ilang tao yung gagawin, ilang oras gagawin yon, ano pa, yung forecasting, manufacturing scheduling, at kahit yung customer services, under din yan ang supply chain coordination. Lalo-lalo na sa mga service industry, kasi mahalaga yung customer services. Okay? Ng mga service industry. Kasi kapag nawala yan, magre-reklamo yung mga customers, sabihin poor service yung company na yun. So, hindi masusupply yung gustong i-supply na value sa customer kapag ganun. So, ano naman yun? Ayun yung pagkakaiba-iba ng mga configuration. Okay? Pero ano naman yung common nila? So, ang common ng tatlo na ito is lahat yan, dinidescribe nila kung paano ba yung pagdi-deal ng mga firms to the outside or external firms
na nasa loob din ng isang supply chain. Okay? Kung paano ba sila nagde-deal with each other.